Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Verralio Tantovo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pangulong Rodrigo Duterte tinanggap na ang pag-endorso ng PDP-Laban na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Ilang kakandidato rin sa halalan sa susunod na taon, hindi apektado sa desisyon ng Pangulo. Meron po tayong na-identify na which we will get according to DBM USEC Pinakanda from the Miscellaneous Personal Benefit Fund. Ilalabas ito, 311 million. So within the day. So hopefully by tomorrow, we can start implementing this. Special risk allowance ng mga healthcare workers ipamamahagi na simula bukas ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Agarang pagpapasa ng panukalang batas na magtataas sa sweldo ng mga healthcare workers sa pribadong sektor, hihilingin ng Department of Labor and Employment. Alam naman natin na may direct relation ang status ng enrollment numbers natin relative also to the state of the economy. And we know and we are aware, for example, that NCR is really affected by the pandemic. Enrollment para sa susunod na pasukan apektado ng lockdown at pandemya ayon sa Department of Education. 2 bilyong pisong halaga ng tanim na mais sa Cagayan Valley, napinsala ng tagtuyot. Magandang hapon, tayo po ay sabay ang napapanood sa Facebook at YouTube account sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP-Laban na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Para naman sa tambato, hindi nito maapektuhan ang kanilang determinasyon sa pagtakbo. Ito ay Berlin Delgado Live! Yes, Harleen, nabanggit ba kung ano ang nakapagkumbinsi o sino ang nakapagkumbinsi sa Pangulo na tumakbo sa presidente? Angela, ayon sa grupo ni na Energy Secretary Alfonso Cusi ay pumayag na umano ang Pangulo na magsakripisyo at tumugon sa panawagan ng kanilang mga miyembro. Angela, sa pahayag na pirmado ni Cabinet Secretary at PDP-Laban Executive Vice President Carlo Nograles, nais anya ng kanilang mga miyembro na masiguro na may pagpapatuloy ang mga programa ng administrasyon. Kabilang na riyan ang laban kontra terorismo, korupsyon at illegal na droga, ang Build Infrastructure Program at ang COVID-19 Vaccination Program. Kinumpirma na rin nito ang initial na senatorial slate ng PDP-Laban na sina House Deputy Speaker Rodante Marcoleta, Department of Information and Communications Technology Secretary Gregorio Honasan, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Transportation Secretary Arthur Tugade at the Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng personal na i-anunsyo ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon sa public address mamayang gabi. Kinumpirma rin ito na nakipagpulong ang Pangulo kay Cusi at Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Dino kagabi. Ang grupo naman ni na Senator Coco Pimentel, wala pa anyang napipiling vice presidential candidate dahil hahayaan anya nila ang kanilang magiging standard bearer na pumili ng kanyang running mate. Tinawag din itong kakaiba at magulo ang proseso ng faksyon ni na Cusi dahil nauna pang pangalanan ang kakandidato sa vice presidential race kaysa sa presidential candidate. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongo na hindi pa rin umano siya interesadong tumakbo sa pagkapangulo. I am still not interested. Nakatutok ako sa aking tungkulin bilang senador. Bakuna muna bago ang politika.
mas mabuti unahin nyo na muna yung mga interesado na tumakbong Pangulo. Ayon kay PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, nire-respeto nila ang desisyon ni Go at handaan niyan silang maghintay sa senador. Hindi naman apektado ang Lacson-Soto tandem sa nakatakdang pagtakbo ng punong ehekutibo para kay Senate President Vicente Soto III na tatakbo rin sa pagka-vice-presidente. Maganda raw ito upang hindi namang hula ang publiko sa plano ng Pangulo. Giit ni Soto, hindi nito maapektuhan ang kanyang determinasyon sa pagtakbo. Ayon din kay Senator Panfilo Lacson, hindi na sila aatras sa laban. Umaasa naman ang senador na hindi madadala ang mga butante sa anyay entertainment politics, pati na ng takot sa pagpili ng susunod na leader ng bansa. Si Senator Richard Gordon naman may agam-agam sa magiging pagtakbo ng Pangulo. If the president runs for vice president, certainly it will be up to the people to accept that. Ako sa akin, out of delicadeza, hindi ko gagawin yan. Angal kayo ng angal sa dynasty. And if the president is doing that, he will be followed by many others in the country. Susunod sa kanya lahat yan. Ang ginagawa ng presidente, ba't ako hindi pwede? Wala pang desisyon si Gordon kung tatakbo ito sa pagkapangulo, ngunit patuloy anya ang kanyang paghahanap ng kanyang magiging vice-presidente na dapat anya ay magmumula sa public health sector. Angela, sa September 8, gaganapin ang National Convention ng grupo ni na Secretary Cusi sa Bulacan. Samantala, wala pang pinal na petsa pero una nang sinabi ng kampo ni na Senator Manny Pacquiao na magsasagawa din sila ng hiwalay na National Convention sa Setyembre pagka-uwi niya galing Las Vegas. At yun muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Angela. Arlene, maaari ba? Meron bang posibilidad na maaaring masabi kung sino ang magiging kandidato ng PDP laban sa paksyon nila Pangulong Rodrigo Duterte, no, bilang Pangulo sa susunod na eleksyon mamaya, no, sa kanya magiging public address? Yan ang antabayanan natin, Angela, kung mababanggit na yan mismo ni President Duterte sa kanyang address. Pero nauna nang sinabi ng mga ilang party executive sa kampo ni na Secretary Cusi na halos 90% daw o mayorya ng PDP laban na suportado si Secretary Cusi ay botong-boto kay Senator Go. Angela? Alright, maraming salamat sa iyo, Harleen Delgado. Simula bukas, inaasahang ipapamahagi na ang Special Risk Allowance o SRA ng mga healthcare workers ayon kay Department of Health Secretary Francisco Duque. Pinagdudahan naman ng ospital or hospital group ang proseso ng investigasyon ng Philippine Health Insurance Corporation ukol sa questionableng claims ng mga paggamutan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Kasunod ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na agarang pagbibigay ng benepisyo sa mga healthcare worker, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig sa Kamara na may makukuha ng pondo para sa special risk allowance ng mga healthcare workers. Meron po tayong na-identify na which we will get according to DBM USEC Tinakanda from the Miscellaneous Personal Benefit Fund. Ilalabas ito, 311 million. So within the day. So hopefully by tomorrow we can start implementing this. May makukuha na rin anya silang pondo para sa pagpapatuloy ng kontrata ng healthcare workers mula September hanggang December ngayong taon. Na-identify na rin po namin ito with the guidance of the DBM, yung 1.9 billion kukunin sa contingency fund ng Pangulo, dahil ito po yung malinaw na kautusan ni Pangulo, and the 1.5 million na hindi pa nagagamit ng DOH. Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2, ang medical frontliners ay dapat makatanggap ng SRA at hazard pay bukod dito sa tinatanggap nilang benepisyo. Samantala, tiniyak naman ni PhilHealth President at CEO Attorney Dante Giran na dadaan sa due process ang investigasyon sa fraud claims. We would like to assure you, your honors, our members and our partner accredited healthcare providers that due process shall always be observed. Ito ay may kaugnayan sa issue ng paglalabas ng PhilHealth Circular 2021-0013 tungkol sa pagsususpinde ng pagkuha ng claims ng mga hospital na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa umunoy pandaraya. Duda naman ang Philippine Hospital Association sa sinasabing due process ng PhilHealth. The present situation is that if we are to say due process for the fraud cases, the complainant is PhilHealth,
prosecutor is feel help, the arbiter is feel help, and the executioner is feel help. There is no third party unbiased and impartial here, Madam Chair. Nagrereklamo ang hospital group dahil sa hindi makatwirang memo circular na ito at hindi napapanahon sa gitna ng nararanasang pandemya. Hinimok naman ng House Committee on Health ang PhilHealth na muling busisiin ang naturang circular at agad itong bawiin. Ayon kay Secretary Duque, magpupulong ang PhilHealth Board sa August 27 para talakayin ang inilabas na memo circular ukol sa payment claim suspension. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Isinusulong ngayon ng Labor Department ang panukalang taasan ng sweldo ng mga healthcare worker sa pribadong sektor. Pero ayon naman sa grupo ng mga pribadong ospital, posibleng tumaas din ang kanilang singil sa mga pasyente kapag nais sa batas ito. Ito ang balita ni Ray Pelay. Hihilingin ang Department of Labor and Employment kay Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikang urgent ang panukalang batas para taasan o kahit ipantay man lang sa pampubliko ang sweldo ng mga health workers sa mga pribadong health facility. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, makakayanan naman ito ng mga pribadong ospital. Tinatayang nasa 200,000 mga health worker ang makikinabang dito. So makatanggap sila lahat ng benefits ng mga healthcare workers in the public sector ay matatanggap din ng mga healthcare workers in the private sector. Ayon sa Philippine Nurses Association, naglipatan ang mga nurse na nasa pribadong sektor ng taasan ng sweldo sa pampublikong ospital sa salary grade 15. So nagkakaroon ng shortage yung private hospitals ngayon, no, it's because of the imbalance of salary. Ayon sa Filipino Nurses United, nasa 8,000-10,000 na lamang ang naiuuwi ng iba nilang mga kasamahan na kumikita lamang ng minimum wage. Matagal na rin ani na nilang isinusulong ang pagtataas ng sweldo sa pribadong sektor dahil umaabot anila sa 36,000 ang sweldo ng entry level na nurse sa pampublikong ospital. Yung mga small hospitals, sa tingin namin, baka pwedeng humingi tayo ng subsidy sa government kung hindi kakayanin ng mga small hospitals. Ayon naman sa Private Hospital Association, kung maisasakatuparan ang panukala, ay mga pasyente rin ang maapektuhan dahil tataas din ang gastos ng pagpapa-ospital. Pero kung sasagutin naman anila ng gobyerno ang lahat ng kulang, ay tatanggapin na rin nila ito. Ngayon pa nga lamang anila ay apektado na ang kanilang operasyon ng mga sinisingil nilang balanse sa PhilHealth. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa sa critical na kondisyon ang healthcare utilization rate ng bansa kahit nakapagtalana ng record high COVID-19 cases ang Pilipinas kahapon. Gitna ng palasyo, on track pa rin ang bansa sa paglaban nito sa pandemya. Ito ang balita ni Rosalie Cox. We are within projection for as long as we do not exceed 20,000 per day. No? That is the projection. I would say we are on track. 18,332 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Pilipinas kahapon, pinakamataas na bilang mula nang manalasa ang pandemya noong 2020. Tila hindi naman naaalarma ang palasyo sa mataas na bilang na ito at ipinahayag na mahalagang may sapat pa rin kapasidad ang healthcare system ng bansa upang ma-accommodate ang mga lubha at kritikalang kalagayan ng kalusugan dahil sa COVID-19. Sa datos ng gobyerno, 73% na ng ICU beds sa buong bansa ang gamit na at 72% naman sa Metro Manila. Hindi pa po tayo critical, no? So kaya pa po nating alagaan yung mga magkakasakit. That is what we mean po by living with the virus. Talaga pong narariyan yung virus na yan hanggang hindi pa natin nakakamit ang population protection. Pero ang paghahandaan po natin, dapat mabigyan natin ng tulong at kalinga yung mga seryosong magkakasakit. Mananatili naman ang polisiya ng Duterte administration sa paglaban sa pandemya. Ang mas pinaigting na pagpapatupad ng health protocols, preventive measures at pagbabakuna.
Naniniwala naman ang dating adviser ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Tony Liachon na may salungatan sa kasalukuyang COVID-19 situation at ipinatutupad na polisiya ng pamahalaan. Nagbabala rin ito sa posibilidad ng mas matinding kalagayan kung pahintulutang dumami pa ang COVID-19 cases sa gitna ng banta ng Delta variant. Ipinunto ng palasyo na dahil sa Delta variant, nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo ang COVID-19 surge. Gayunman, pang-17 na ang Pilipinas sa buong mundo sa pinakamataas ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahahalagahan. Nakaatang na sa vaccine manufacturer ang responsibilidad sa epekto ng bakuna sa tao sa oras na mabigyan ang mga ito ng Certificate of Product Registration o Full Authorization. Ayon sa Philippine Food and Drug Administration, ito ang kaibahan kapag ang isang vaccine manufacturer ay may CPR na at hindi na lamang Emergency Use Authorization o EUA. Maibebenta na rin sa merkado ang isang COVID-19 vaccine na mayroon ng CPR. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Inaasahan ng Food and Drug Administration na sa susunod na buwan o sa Oktubre, magsusumite na ang Pfizer-BioNTech ng Certificate of Product Registration Application sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, sa loob ng isang buwan, posibleng maaprubahan na ito, lalo't una na itong nabigyan ng full approval sa Estados Unidos. Kapag may CPR na ito, maaari nang mabili ng publiko ang Pfizer COVID-19 vaccine sa merkado. Bukod dito, mas malawak ang responsibilidad ng isang vaccine manufacturer kapag may CPR na ito sa isang bansa, gaya ng Pilipinas. Mawawala na ang pananagutan ng pamahalaan sa epekto ng bakuna sa mga nakatanggap nito. So yung ang isang importante mawawala, yung indemnification clause. Kasi ngayon, di ba, pag bibili ang gobyerno sa kumpanya, may indemnification clause yung pinag-usapan nila na matagal na the government takes full responsibility for the product. Pag ganito na fully registered na siya, wala nang ganon. Siyempre yung kumpanya na ang takes full responsibility for the product. The CPR holder or the company that owns the product, it will be required to monitor the product as it is distributed in the market. So nagkakaroon, mas lumalaki ngayon yung nagiging responsibilidad din ng CPR. At dahil magiging available na sa merkado ang bakuna, magkakaroon ng pagbabago sa presyo nito depende sa itatakda ng vaccine manufacturer at price regulatory body ng Pilipinas. Sa isang statement sa kanilang website, sinabi ng Department of Health na lahat ng bakuna na available sa Pilipinas ay nasa 1,300 pesos ang gastos para sa isang individual. Dalawang dose ito at kasama na ang iba pang gastos sa pagbabakuna tulad ng syringe at iba pa. Hindi naman masabi ng FDA kung magkano ang magiging market price ng COVID-19 vaccines. Pwede naging maging commercially available no, yung vaccine. Maaari na siyang ibenta privately. So hindi ko lang alam kung ano yung magiging effect sa presyo. Of course, sinasabi nila na ngayon binibenta nila ito sa gobyerno at a price na walang no profit. Possibly, pag binenta na of course sa private sector as a commercially available product, baka hindi same price as kung ano yung binibenta nila sa mga gobyerno ngayon. Ayon sa FDA, sinulatan na nila ang mga vaccine manufacturer upang alamin kung kailan magsusumite ang mga ito ng CPR application sa Pilipinas. Hinikayat naman ng FDA sa publiko magpabakuna na ang mga hindi pa nababakunahang kabilang sa priority sector. Pinaaalalahanan din ang mga nakatanggap na ng first dose na huwag ipagpaliban ang pagkuha ng second dose. Ayon sa FDA, lumalabas sa datos nitong mid-August na 70% ng mga severe at critical COVID-19 patients ay wala pang bakuna. 10% sa mga ito, first dose pa lang ang natatanggap. Mas marami talaga yung severe cases dun sa mga unvaccinated or yung mga not yet fully vaccinated. Ang pagpapabakuna ay isa lamang sa mga epektibong paraan upang hindi mahawa ng anumang COVID-19 variants. Kalakip ang pagsunod sa minimum public health standards. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglipa na pa rin ang mga gumagawa ng COVID-19 vaccination card na yari sa polyvinyl chloride o PVC. Bunso dito, muling nagbabala ang department
of the Interior and local government sa publiko laban sa mga gumagawa nito. Pag-aaralan nila mga kasong maaaring isampa sa mga masasangkot sa ganitong aktibidad. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. We don't advise na kumuha tayo ng mga PVC bakuna cards na yan. Kasi para ang nangyari, hindi na yan yung original. Sapat na ang pagpapalaminate o paglalagay sa mga plastic ID holder ng mga COVID-19 vaccination card upang proteksyonan ito. Ito ang binigyan diin ng Department of the Interior and Local Government sa gitna ng kaliwatkan ng mga nag-aalok online na gawing polyvinyl chloride o PVC ang proof of vaccination. Ayon kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, masasayang lang ang pera, pagod at oras ng mga magpapagawa nito. Ito ay dahil original na kopya lang ng vaccination card ang kinakailangang ipresenta sa mga establishmento o sasakyan na mag-oobliga nito. Binigyang diin ng opisyal na hindi na maituturing na original ang kopya nito kung isa sa ilalim sa reproduksyon gaya ng paglalagay ng impormasyon sa PVC card, pagkuha ng litrato, photocopy at pagpapaskan nito. Dagdag pa ni Yusek Balaya, may banta rin sa data privacy o personal na impormasyon ng isang individual ang pagbibigay ng kopya ng vaccination card sa ibang tao o kumpanya. Perhaps we'll ask our legal to study kung may kaso yung mga nag-offer ng ganitong service. Naglabas naman ang local government unit ng Pasig City ng anunsyo upang bigyang babala ang kanilang mga residente kaugnay sa pagpapagawa ng PVC copy ng vaccination cards. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan na hindi rin ito tinatanggap bilang kapalit ng LGU-issued vaccination card sa lungsod. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa halos 40,000 ang mga lumabag sa unang tatlong araw pa lamang nang ipinatutupad ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Pinakamarami sa mga violators ay ang hindi sumusunod sa umiiral na health standards. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa 178,101 na ang naitalang violators ng Philippine National Police sa buong bansa sa umiiral na community quarantine sa loob lamang ng tatlong araw mula August 21 hanggang August 23. 121,111 sa mga ito ang mula sa NCR Plus o Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Nasa 39,392 naman ang mula sa Metro Manila. Sa naturang bilang, pinakamarami sa mga naitalang violators ay ang mga hindi sumusunod sa ipinatutupad na minimum protocols at health standards na nasa 25,846. 11,070 naman ang lumabag sa curfew hours at 2,476 naman ang nahuling non-authorized person outside of residence o non-apor. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, bagamat ibinaba na sa MECQ ang quarantine status sa Metro Manila mula sa ECQ, umiiral pa rin ang tiny bubbles o checkpoints sa bawat lokalidad. Para sa mga consumer apor na bibili o mag-aabil nito, pareho pa rin po. Isa lang from every household na magdadala ng quarantine pass, lalabas lang sila during non-curfew hours at doon pa rin sila sa loob ng kanilang mga cities. Sa 39,392 na mga nasita sa tatlong araw na pagpapatupad ng MECQ sa Metro Manila, 24,916 dito ang winarningan lamang ng mga pulis. 12,766 ang pinagmulta base sa umiiral na ordinansa ng lungsod kung saan sila nahuli. At nasa 1,710 naman ang dinala sa mga istasyon ng pulisya para imbestigahan. Sila yung mga dinala sa istasyon ng pulis, no? For further disposition, no? Sila yung mga kinasuhan, no? Sila yung mga community service for further verification sila. Pag merong nakita na reason why they should be brought to the police station, then they are being brought to the police station para ma-verify na mabuti yung records nila. Panawagan ng PNP sa publiko, sumunod sa ipinatutupad ni health protocols, hindi dahil takot silang mahuli, kundi dahil takot silang mahawa ng virus. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naunawaan ni Justice Secretary Menardo Guevara ang layunin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Kaugnay ito ng panukalang vaccinated bubble o mas maluwag na restriction at access sa mga pampublikong sasakyan o pagpunta sa malls na mga kumpleto na ang bakuna ay parang muling buhayin ang ilang sektor ng ekonomiya. Dagdag pa ng kalihim, magandang ideya pero maaaring questionin ito ng mga hindi pa bakunado ngunit sumusunod naman sa mandatory health protocols na paglabag sa karapatang sa pantay na proteksyon. Naniniwala si Guevara na ang tamang panahon para isulong ang panukala ay kung mayroon ng bakuna para sa lahat at karamihan sa mga tao ay fully vaccinated na. Bukas na, August 25, ang deadline ng pamamahagi ng cash assistance para sa mga lugar na isinailalim sa enhanced community quarantine o ECQ sa nakalipas na 2 linggo. Ayon sa Malacañang, na ipamahagi na ang nasa 75% ng ayuda sa Metro Manila at nilinaw na magpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda kahit pa ibinabana sa Modified Enhanced Community Quarantine ang quarantine status ng National Capital Region, Laguna at Bataan. Ito ang balita ni JP Nunez. Matapos ang 2 linggong pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, ang lungsod ng Caloocan ang kauna-unahang nakatapos sa pamamahagi ng mahigit sa 1.3 billion pesos na ayuda para sa kanilang mga residente na higit na naapektuhan ng ECQ. Sa taya ng Caloocan City Local Government, aabot sa higit 400,000 mga pamilya ang naging benepisyaryo ng cash assistance kabilang na ang mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, mga may kapansanan, solo parents, mga tricycle at jeepney drivers at iba pang mahihirap na sektor. Ayon sa Kapitan ng Barangay 102 sa Caloocan City, naging mabilis ang sistema ng pamamahagi ng ayuda sa kanilang lungsod sa pamamagitan ng online service provider na kinontrata ng LGU. Nag-hire po si Mayor ng service provider. So naging mabilis po yung paraan kasi ever since sila naman po ang hinahire pagka meron pong payout. Kaya po medyo maganda po yung flow. Mabilis po talaga ang proseso. We provided po ng entry points ng tao, then evaluation, then payout area, then exit points. Bukod sa Caloocan City, kinumpirma rin sa UNTV News ni Pateros Mayor Ike Ponce III na nakatapos na rin sila sa distribusyon ng ayuda. Sa isang mensahe, sinabi rin ng alkalde na tanging ang mga umaapila na lamang sa grievance committee ang tinutugunan ngayon ng municipal office. Malapit na ring makumpleto ng Mandaluyong City ang pamamahagi ng cash assistance. Ayon sa Public Information Office ng Mandaluyong, nasa 19% ang naidistribute sa mga residente habang tinatapos na rin ang pagbabahay-bahay sa mga bedridden na kwalipikado ring makatanggap ng ayuda. Ang nangyayari na lang ngayon, nagbabahay-bahay na kami sa mga bedridden, senior citizen, gano'n na lang. Naglilinis na lang. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nasa higit 75% na ng ayuda sa Metro Manila ang naipamahagi na sa mga residente sa Metro Manila. Tiniyak rin ng opisyal na magtutuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng cash assistance kahit pa ibinabana sa modified ECQ ang Metro Manila maging ang Laguna at Bataan. Habang hindi niyo po natatanggap ang ayuda ninyo, maski na ibabana sa MECQ ang classification, tatanggapin niyo pa rin po ang ayuda na intended para doon sa panahon na ECQ. Binigyan ng Department of Interior and Local Government ng 15 araw ang mga lokal na pamahalaan para sa distribusyon ng ayuda na nakatakdang matapos bukas, August 25. Sakaling hindi matapos, pwedeng umapila ng extension ang mga LGU depende sa kanilang magiging rason at kung aaprobahan ito ng DILG, DSWD at DND. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniyak ng Food and Drug Administration na tuloy pa rin
ang kanilang operasyon sa kabila ng pagkasunog ng isa nilang gusali sa Alabang, Muntinlupa City bandang alas 7:30 kagabi. Tinupok ng apoy ang bahagi ng storage area ng FDA. Umabot ang sunog sa unang alarma, ngunit naapula rin ito makalipas ang 30 minuto. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente, ngunit tinatayang aabot sa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hinihinalang ang isang makina na nasa storage room ang pinagmula ng apoy, ngunit iniimbestigahan pa ito. Ayon naman kay FDA Director General Undersecretary Eric Domingo, pinatitingnan nila kung ito ay dulot ng faulty electrical wiring dahil luma na ang naturang government building. May plano na rin anya silang ipagiba ang gusali upang gawing bagong vaccine laboratory bilang paghahanda sa vaccine self-sufficiency program ng ahensya. Malayo siya sa main building namin. The animal house is a separate building. Pagkatapos yung feed room, nandun pa sa dulo. So fortunately, wala namang nasira doon sa ibang kagamitan namin at hindi naman maapektuhan ang operations na ito. Sinimulan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang proseso para matukoy ang mga social media influencer na maaaring kasuhan ng tax evasion dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Gitna ng BIR, ginagawa lamang nila ang kanilang mandato na habulin at papanagutin ang mga tax evader. Ito ang balita ni Marvin Talas. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga social media influencer na magparehistro na at magbayad ng kaukulang buwis mula sa kanilang kinikita sa online media platform. Ayon kay Attorney Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner for Legal Group ng BIR, ang sinumang kumikita sa pamamagitan ng alinmang social media platforms ay obligadong magparehistro at ideklara ang kanilang kinikita sa BIR. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga vlogger o YouTubers na kumikita sa pamamagitan ng pag-endorso ng mga produkto o ang mga gumagawa ng iba't ibang online content. Basta lahat po ng ating mga nasa online ang means of kita, kumikita sila, binabayaran sila sa kahit anong klase ng serbisyo na ginagawa online. Lahat po ng taxpayers, individual at korporasyon na tumatanggap ng income in cash or in kind na ginagamit ang media site or any other platform at any activity performed on those sites and platform, basta po kumikita sila because of it, sila po ang tinutukoy natin na kailangan magrehistro. Yun nga lang po, ang mga famous po as example are our YouTubers, yung nag-live streaming sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, Snapchat, and all other platforms po. Pero paglilinaw ng BIR, hindi lahat ng social media influencers ay pagbabayarin ng buwis. Paliwanag ni Attorney Cabreros, ang mga small-time social media influencers na kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 pesos na annual net income ay exempted sa pagbabayad ng tax alinsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Kaya naman, ayon sa BIR, walang dapat na ipag-alala at sa halip ay kinakailangan lamang na magparehistro at ideklara ang kanilang negosyo. Kaya yung sinasabi po nung iba na maliit lang kami, wala naman kaming gaanong kinikita pa, wala ho silang dapat ikatakot. Kaugnay nito, sinimulan na rin ng BIR ang pagtukoy sa social media influencers na maaaring kasuhan ng tax evasion dahil sa hindi pagdedeklara ng kanilang kinikita at hindi pagbabayad ng buwis. Maaari din silang makasuhan ng hindi pagre-rehistro ng kanilang negosyo, hindi pag-i-issue ng resibo at tax fraud. Babala pa ng ahensya, posibleng makulong ng hindi bababa sa 6 na taon at pagmumultahin na hanggang 10 milyon pesos ang sinumang hindi magbabayad ng tamang buwis. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic plus trivia ngayon pong gabing ito. Unahin muna nating alamin ang sitwasyon po ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Tingnan po natin ang EDSA Caloocan. Sa mga nanggagaling po ng Muñoz, wala po magiging problema kung kayo po ay patungo dito sa may area papunta ng monumento at dito po sa may EDSA Caloocan. Light traffic po
walang masyadong pagbagal sa inyo pong magiging paglalakbay. Yung kabilang side pa southbound, yung mga nanggagaling po ng monumento, light traffic din hanggang makarating po kayo makatawid ng Cloverleaf patungo ng Balintawak Market. Yung pong area ng Muñoz may kaunting pagbagal lamang pero huwag mag-alala, makalagpas po dyan, maluwag na po papunta dyan sa may area ng Cubao southbound. Tingnan po natin ang NLEX. Sa NLEX naman, medyo nagkakaroon po na konting pagbagal para sa mga motoristang pabalik po ng Balintawak. Dito pa lamang sa may area malapit sa may Bukawi Toll Booth, pabalik po ng Balintawak, pabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Yung kabilang, yung ibang area naman po, gaya po yung mga nanggagaling ng Mindanao Avenue, wala po masyadong maging problema palabas o papasok po ng North Luzon Expressway. Maliban po dyan, maluwag naman po at walang masyadong maging pagbagal sa buong kahabaan ng North Luzon Expressway, maliban lamang dito po sa may pabalik ng Balintawak mula sa may Bukawi Toll Booth. Para naman sa ating health update, narito po mga datos mula sa Department of Health mula August 20 hanggang ngayong araw, August 24. Sa kabuuan po ay nasa 1,869,691 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bansa. At today po, nakapagtala ang DOH ng kasong umaabot sa 12,067. Mas mababa naman ito ng 6,265 na kaso compared po kahapon. Umaabot naman sa 127,703 ang bilang po ng aktibong kaso sa bansa. Mas mababa rin ng 2,647 compared yesterday. Sa bilang naman po ng mga gumaling, umaabot na po sa 1,709,724. And today po, may nadagdag na 14,565 na mga bagong gumaling. Sa bilang naman po ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 303 ngayon pong araw. At ang kabuuan po ng mga nasawi sa COVID sa Pilipinas, umaabot na sa 32,264. Para sa ating global tally today po, nasa 211,816,904 ang confirmed COVID cases sa buong mundo. Nasa 4,431,068 naman ang bilang po ng mga nasawi, habang yung vaccine doses administered po umaabot na sa 4,922,773,599. Para naman sa ating weather update, ang intertropical convergence zone ang siyang nakakapekto ngayon sa malaking bahagi po ng bansa. Apektado ng IPCZ ang Timog Luzon, kasama na po ang Visayas at ang Northern Mindanao. Makakaranas po ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan yung mga nabanggit nating lugar dahil po yan sa IPCZ. Wala naman pong bagyo na binabantayan ang pag-asa. Wala rin inaasahan na papasok na sama ng panahon in the next 2 to 3 days, pero patuloy po na magbabantay ang pag-asa. Trivia time po. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Alam nyo ba na ang Grand Canyon sa Arizona ay nabuo at naporma dahil po sa tubig? Ayon sa mga scientists, ang Colorado River ang siyang naging dahilan kung bakit ganyan po ang naging itsura ng Grand Canyon. Sinasabing nabuo ito 5 hanggang 6 na milyong taon na ang nakakaraan. Pero ito pa ang mas interesting. Alam nyo ba na nakakita rin ng mga scientists ng katulad na canyon sa planetang Mars? Doon nila naisip na posibleng sa matagal na panahon, meron ding dumadaloy na tubig po sa naturang planeta. Kaya naman, tuloy ang pagsaliksik ng mga eksperto sa posibilidad na maaring tumira at mabuhay ang mga tao sa planetang Mars. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ipatutupad na rin ang vaccine mandate sa public school employees sa New York City, USA. Bahagi ito ng pagpapaiting ng pagbabakuna sa lungsod at upang mapigilan ang pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Inanunsyo na ni New York City Mayor Bill de Blasio na dapat magpabakuna na ang lahat ng staff sa public school sa buong lungsod.
Wala ring testing alternative na ibinaba ang alkalde. Ang New York City ang pinakamalaking public school city sa Estados Unidos na nagpatupad ng vaccine mandate. Matatanda ang ibinaba ni Mayor de Blasio noong nakalipas na kinakailangang magpabakuna na o kung hindi, sumailalim sa weekly testing sa September 13 ang buong municipal workforce ng lungsod kabilang na ang mga guro. Subalit sa ilalim ng bagong direktiba, kinakailangan ng magpresenta ng proof of vaccination kahit isang dose ng COVID-19 vaccine ang lahat ng school staff simula September 27. Nasa 148,000 ang tauhan ng New York City Department of Education, samantalang 1.1 million naman ang mga estudyante sa 1,800 mga paaralan. Samantala, hindi naman nangangamba si New York City Mayor de Blasio na magiging dahilan ang vaccination mandate upang mag-resign ang mga guro. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng COVID-19 pandemic panel ng Australia ang reopening plans ng bansa sa gitna ng nararanasang Delta variant outbreak ngayon sa ilang estado. Maaari ituloy ang planong pagbubukas sa bansa kung maabot ang 70 hanggang 80% vaccination levels sa adult population. Ayon sa Doherty Institute sa Melbourne, Australia, dapat maidipat ang focus ng bansa sa pagpapababa ng bilang ng COVID-19 deaths at hospitalizations. Sa kasalukuyan, 30% pa lamang ng adult population ang fully vaccinated sa Australia. Tinitimbang pa ni U.S. President Joe Biden kung palalawigin ang August 31 evacuation deadline sa Afghanistan. Libo-libo pa ring desperadong Afghans at foreigners ang nasa Kabul Airport ang maasang makatatakas sa pamumuno ng Taliban. Ito ang balita ni Jenry Lombos. Nahaharap sa matinding pressure si U.S. President Joe Biden kaugnay ng desisyon na i-extend ang August 31 deadline ng pag-alis ng U.S. troops mula sa Afghanistan. Marami sa mga kaalyadong bansa ng Amerika, kabilang ang partido ni Prime Minister Johnson, ang desmayado at kinundena ang ginawang desisyon ni Biden sa gitna ng krisis sa Afghanistan. Ayon sa Pangulo, ikinukonsidera na nila ang kanilang mga opsyon. There's discussions going on among us and the military about extending. Our hope is we will not have to extend. Isa ito sa mahalagang pag-uusapan sa emergency meeting na dadaluhan ng G7 leaders na kinabibilangan ng Amerika, Italy, France, Germany at Canada at upang agarang hingin ang desisyon ni Biden ukol sa extension ng August 31 evacuation deadline. Ayon naman kay White House Advisor Jake Sullivan, malaki ang posibilidad na maantala ang paglikas ng mga U.S. citizens at mga kaalyadong Afghan dahil sa mga kaguluhan sa Kabul Airport. We are taking this day by day. We believe we are making enormous progress. Una nang sinabi ng Taliban na hindi sila papayag na palawigin pa ng Amerika ang itinakdang deadline. Samantala, prioridad ng G7 group na makumpleto ang evacuation efforts ng mga mamamayan nito at mapatibay ang pangakong seguridad sa mga Afghan, partikular sa mga karapatan ng kababaihan sa edukasyon. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita muli sa loob ng bansa, aminado ang Department of Education na apektado ng lockdown at ng krisis na dulot ng pandemya ang enrollment ng mga mag-aaral para sa susunod na pasukan. Sa ngayon, hindi pa nangangalahati ang mga nagpapatala kumpara sa bilang ng mga enrollee noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Dante Amento. 20 araw na lang ang natitira sa enrollment bago ang muling pagbubukas ng klase na itinakda ng Department of Education o DepEd. August 16 nagsimula ang enrollment period na tatagal hanggang sa unang araw ng pasukan sa September 13 para sa school year 2021-2022.
target ng kagawaran na maabot sana ang kabuuang enrollment noong nakaraang school year na nasa 26 million. Pero sa tala ng DepEd, as of August 24, 2021, nasa 7.9 million pa lamang ang opisyal na nakapag-enroll. 3.1 million dito ay sa public schools, 164,022 naman sa private learning institutions at mahigit 5,000 mula sa state at local universities and colleges na may secondary education program. Pinakamarami rito ay mula sa Region 4A na nasa 1.3 million na sinunda ng National Capital Region na mahigit 760,000. Alam naman natin na may direct relation ang status ng enrollment numbers natin relative also to the state of the economy. And we know and we are aware, for example, that NCR is really affected by the pandemic. Inaasahan natin na kung pwedeng ma-match natin yung last year, happy na tayo. Kaugnay nito, nakiusap ang DepEd sa mga magulang na i-enroll na ang kanilang mga anak habang may panahon pa. Ayon kay Secretary Leonor Briones, malaki ang epekto ng paggawala ng hanap buhay ng marami pati mga OFW dahil sa pagbagsak ng ekonomiya sa pagpapa-enroll ng mga bata. Marami ring lumipat sa public school sa problemang pinansyal. May relasyon ang status ng ekonomiya natin sa enrollment. Kitang-kita ito sa private sector. Kitang-kita natin ito sa migration ng mga private students, learners from the private sector na lumilipat sa public sector. So feel na feel natin ito. Samantala, nilinaw din ng DepEd na wala silang pahihintulutang face-to-face na klase hanggat hindi ito pinapayagan ng Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na mapapakinabangan pa ng mga magsasaka sa Cagayan Valley Region ang kanilang pananim na mais na nasira dahil sa tagtuyot. Sa ulat ng Department of Agriculture, nasa 2 bilyong piso na halaga ng taniman ng mais sa rehiyon ang napinsala dahil sa sobrang init ng panahon. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Problemado ngayon ang nasa 50,000 mga magsasaka sa Cagayan Valley Region dahil halos hindi na umuulan sa kanilang lugar sa loob ng 2 buwan. Natutuyo na ang kanilang mga lupang sakahan, kaya nalalanta na rin ang mga pananim na mais. May irigasyon naman sa rehiyon pero hindi ito makasasapat sa malawak na taniman, kaya karamihan ay umaasa lamang sa ulan. Batay sa ulat ng Department of Agriculture Region 2, nasa 2 bilyong pisong halaga ng pananim na mais ang nasira o katumbas ng 88,619 hectares. Pinakamaraming napinsala sa lalawigan ng Isabela, Cagayan, Quirino at Batanes. Kabilang sa magsasakang naapektuhan si Mang Wilson Guevara mula sa Jones, Isabela. Ayon kay Mang Wilson, hindi na niya mapapakinabangan pa ang mga pananim na mais, kaya nananawagan ito ng tulong sa mga katulad niyang naapektuhan. Pag ito, ituro na nga mais, ang katuwa rin matutuan, talaga hangag balin dito yan. Kahit lalo kas to, kahit pandemic, mabalbalin ko ma, dadat ay mabalin asigkan nga, pumulong, kadakam nga, bigbikan. Ayon naman kay Paul Balaw, ang regional coordinator ng corn program sa Region 2, ang pangyayari ay ang tinatawag na slight drought o ang pagkaantala ng pagdating ng wet season o tag-ulan. Ang number of farmers na apektuhan po ngayon sa ating slight drought na tinatawag ngayong July, August, ano po ay nasa 50,916 na tao. With this wet season, with yung late na pagdating ng ulan, ay instead of makapagtanim ang ating farmers ng April and May, halos napunta na sa late ng June and July ang ating planting. Nag-request na ang DA Region 2 ng hybrid seed sa central office para may magamit ang magsasaka. May ayuda namang ibinibigay ang LGU para sa mga apektadong magsasaka sa Region 2. Magtungo lamang sa kanilang LGU at isumite ang damage report upang makatanggap ng ayuda. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpasaklolo na sa pamahalaang panlalawigan ng Masbate ang mahigit 400 stranded na pasahero sa Pio Duran sa Albay. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Apat na araw lang nanatili ang mga locally stranded individual sa Pio Duran Port bunsod ng no vaccine no entry policy ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate. Patuloy na nadadagdagan ang mga stranded dahil sa mga dumadating na pasahero na umabot na sa mahigit 400. Nangangamba na rin ang mga pasahero dahil hindi na naipapatupad ang physical distancing lalo na sa gabi, tabi-tabi na sa pagtulog. Para makagamit ang palikuran, kailangan magbayad ng halagang 5 piso hanggang 30 pesos sa paniligo. Tanging karton ang kanyang nahihigaan at ang ilang mga bata may dinaramdam ng sakit dahil sa nararanas ang pag-ulan. Yung bunso ko po kaganinang umaga, umuubo po siya kasi kagahapon grabing init po, maghapon grabing init. Tapos kagabi po, nadadaanan kami ng tubig ulan kasi sa lapag lang kami nahihiga. Yung tubig ulan, napasok yung karton na hinihigaan namin. Pati nga po ako basang-basa. Si Aling Rena Rose Narido Gallego, 10 taon nang di nakakauwi ng Masbate. Wala nang babalikan sa Maynila dahil sa Masbate na maninirahan. Kailangan lang makauwi dahil namatay ang magulang ng kanyang asawa. Pahirap ng pahirap ang kanilang kalagayan dahil wala namang tulong o ayuda na natatanggap mula sa pamahalaang panlalawigan. Sana po matulungan nyo din po kami na maipabot po sa kanila ng mabilisan kasi hirap na kami sir. Wala na din po kaming budget. Din na po namin alam kung paano yung mga anak namin sa mga susunod na araw. Kung sakaling hindi pa kami makapauwi, kung hindi pa rin nila kami bibigyan ng unting awa na hinihingi namin sa kanila, di na po namin alam kung paano iraraos yung araw-araw namin. Umaasa ang mga stranded na pasahero na matugunan ang suliranin nila at mapayagan na makabiyahe pauwi ng Masbate. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkatapos matanggap ang reward mula sa Office of the President kagabi dahil sa kanyang performance sa 2020 Tokyo Olympics, natanggap na rin ni Olympic silver medalist Carlo Paalam ang 2 milyong pisong cash prize mula naman sa Cagayan de Oro LGU ngayong araw. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Nakauwi na kaninang umaga sa Cagayan de Oro City ang Pinoy Pride at Olympic silver medalist na si Carlo Paalam kasama ang kanyang coach. Pagdating sa airport, agad itong sinalubong ng yakap ng kanyang nanay at tatay. Isang resolusyon at plaque of merit ang iginawad ng CDO City Council kay Paalam, gayon din ang 2 million pesos na cash incentive. Ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, proud sila na nagbunga ng mga kampiyon ang Amateur Boxing Development Federation na binuo sa probinsya ng Misamis Oriental. He may have lost the gold, but he has opened the doors, many doors, for more golds. Carlo Paalam experience will inspire many of our young boys and girls not to aim high. Bukod sa cash incentives, may matatanggap din si Paalam na house and lot. Inihayag naman ni Paalam ang mga planong gawin sa hinaharap. Kung kwarta na ko nga nakakuha, una na akong kagalingon, ang pamilya, siyempre, nagpahit po kong yuta, eh, siyempre ang yuta, gabalyo gada ko ang galap kong puhon. Uh-huh. Yes, muna akong plano. So, magbot po kong murag apartment guro, at least, ngayon pangkuhan ng pamilya. So, business na ako, bugas, wholesaler. Nag-1 year na po ng bugas na ako, kalagyan sa Ginoo. Ayon kay Paalam, nagsisilbing simbolo ng kanyang pinagmulan ang napanalunang silver medal sa Olympics. Dako ko siyang part, kanyang medal dyan kay... Nasisimbolo po sa kong kagi. Kasi kanisa po kay mga gadget na guba, na gilabay. O gadget sa nga guba before sa kaya simbol og medal. Sa mura sag ako, na namasura ko, namunit ko, kasuod na ako sa sako para mabuo sa dito, tapos pilihan na po na ako ibaligya. So, nasisimbolo.
Ayon sa coach ni Paalam, magpapahinga muna ito ng 2 hanggang 3 buwan at pagkatapos ay saka magbabalik ensayo para sa mga susunod na laban. Wing Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming naanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito'y ating sinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, ano ba ang iyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 25, Versikulo 21, na nagsasabi, "Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom." Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.